So hi guys, welcome na naman sa ating panibagong video at panibagong vlog. So ngayong gabi na ito, ay ngayong kung anong oras mo man ito pinapanood, umaga, hapon o gabi, ay pag-uusapan natin yung mga questions na nai-drop sa na-post ko sa aking social media accounts. So meron naman nag-comment sa aking story at na-message niya ako via Instagram. So okay lang yun, pero ang gagawin nila natin is mag-drop ako ng mga questions from a Facebook group ng mga architecture students. At yun na lang yung pag-uusapan natin tungkol sa mga experiences, sa mga suning yung malaman. Diba? Na kung sakali nahihiya kayo ma-mention dito sa ating vlog, ay somehow, baka sana makarelate yung may drop natin questions na hindi nyo naipato sa ating PubMed sa post, okay? Ano pa hinihintay natin? Umpisa na natin yan, Argy. Lalo na parating na naman ang pasukan, di ba? Graduating senior high school na, may balak mag-college, may balak mag architecture. Panoorin nyo ito. This is for you guys. So, ang unang question, na actually siya lang naman pala nag-drop ng question, kaya una. Ang unang question ay galing kay Patricia, Patricia Marie Kasaklang. Pinsan ko po siya. Yeah, at mag-i-start din ng BS Architecture sa University of Pangasinan. At ayun, ang question po niya ay ano daw po ba yung mga essential na gamit sa Archie? Actually, nung nag-start ako sa college, ang mga binili ko pala normal is yung ballpen, notebook, yun lang, yung normal na gamit na binibili for school year, for new school year. And advice ko kasi is, ano, hintayin ninyo yung sasabihin ng prof ninyo na ipapabili. Kasi iba-ibang standard eh, iba-iba yung mga gamit na kailangan sa mga iba't ibang university, sa iba't ibang prof. So, yun, mostly kailangan nyo ay yung scale ruler, para siyang Toblerone ng style. May ruler, normal na ruler, triangle, yung dalawa na 30s, tsaka 60, tsaka yung 45 and 45. Kailangan nyo din ng T-square, tech pen. Sa tech pen, meron tayong Staedtler, tsaka Rotring na brand. Then, mechanical pencil, any brand, wala namang ano yun eh. So, sa tech pen, ang sa amin kasi ang in-advise sa amin ng prof namin na point ay yung 0.2, 0.4, and 0.6. So, meron pong mga line weight yan kasi pagdating sa plano. Kung hindi nyo pa po napapanood yung ating previous vlog, panoorin nyo po yun, it's all about line weight. Kung anong difference ng rotring, ng tech pen, tsaka yung mga normal na drawing pen. No? And then, ano ba ba? Syempre, drafting table. If hindi pa naman pasok sa budget, okay lang yun. Hindi naman nakakaganda ng drawing ng drafting table. Basta meron ka lang flat surface na papatungan ng papel mo, okay na yun. Then, eto, yung tube, paglalagyan ng mga face ninyo pag face to face, pero since online naman tayo, hindi nyo muna kailangan. Or pwede naman pagtataguan ninyo ng mga face ninyo. Then, sa paper, depende din po yun sa prof, kasi may mga prof na nagpapagamit sa 20 by 30 na snow white paper, manipis po na papel yun. Meron naman nagpapagamit sa tracing paper, may nagpapagamit naman ng A3 size vellum board, at may mga nagpapagamit ng cartolina. So, yun, depende na po yun sa prof ninyo kung ano yung i-advise nila sa inyo na papel na gagamitin, kasi iba-iba po yung mga projects na ipapagawa sa inyo. Depende na din po sa professor ninyo. So, sa mga first year kasi, mostly papagawas yung mga bungalow na type ng residential. Ganun lang. Yung basic lang na designing ng bahay. Ganun lang yun. So, ano ba pang mga essentials? Mostly, wala na. Pero, importante na mabili nyo na yun. Except dun sa mga nauna ko nasabi ng mga archi materials, mga color. Actually, ayun pa pala, color pencil, watercolor, alcohol marker for your viscom subjects. Sa watercolor naman, depende din sa prof kung may ma-advise sila ng watercolor, pero pinaka budget friendly na watercolor is yung brand na Prang watercolor. Then for color pencil, maganda din yung maganda naman yung Faber-Castell. Huwag din masyadong mag-invest sa mga masyadong mamahaling brand. If maganda naman yung quality na mas mura, dun kayo. Mas maganda magtitipid kayo kasi mahal nga ang gamit sa art yung mahal pa siya sa college. So yun laging isipin ninyo. And then, ano ba ba? Mga watercolor paper, yan mostly yung mga ginagamit niyo para maganda yung... Kasi diba pag nag-watercolor kami sa kumukulubot kapag nagawa mo na yung project na yun. So, ganun.
Then, wala naman nag-ano. Then, sa mga books, may mga essential din tayong books na kailangan ninyo mabili. At magandang mapag-aralan ninyo habang nasa lower year pa lang kayo. Nag-start pa lang kayo ng sa program ng architecture. Yung National Building Code of the Philippines, yan, NBCP. Meron din tayong Fire Code of the Philippines. At meron din tayong Plumbing Code of the Philippines. So, yan, mostly sa Building Utilities 1 and 2 na kailangan. At meron din tayo mga ano, Visual Dictionary of Architecture by D.K. Jing, the book. Yan, malaking tulong din yan sa HOA at sa mga iba't ibang ano pa, sa mga parts pagdating sa architecture. Ano ba ba? So far, yun lang. Ay, meron pa pala yung design na design book na black, yung mga standard sizes pinapakita doon. So ilalagay ko na lang dito yung book na yun. Kita niyo. So yun lang naman yung mga essential na kailangan pag-start mo ng sa program na architect. So next question na nakikita ko sa mga Facebook group is kailangan po ba magaling kayong mag-drawing? Sa architecture po, hindi mo kailangan magaling mag-drawing. Bonus na lang po yung kapag sobrang galing mo na mag-drawing na sa architecture kang form. Kasi po sa architecture, hindi mo required, hindi required ang pinaka mag, na sobrang galing mo na mag-drawing. It takes time na kailangan mo tumuntong sa mga process para ano, para magawa mo yung maging best yung drawing mo. Okay? So, kung nasa heart mo naman yung architecture, nasa heart mo na gusto mo maging architect na, in the near future, diba? Ay, kurso mo, ituloy mo kahit hindi ka ganun mag-ano sa drawing. Actually, nag-start din ako sa architecture na hindi ako ganun kagaling mag-drawing. No? Ang kaya ko lang ihambag talaga nun is yung sa pagdating sa lettering, pag-practice ng architectural lettering. Kasi pre-practice na ako nun sa immersion ko before. So, dun lang naging bonus ko doon. Pero sa drawing, it takes time. Hanggang ngayon, second year, hindi pa rin ako ganun kagaling mag-drawing. Pinapractice ko mag-freehand, pinapractice ko mag-portrait, pinapractice ko yung mga iba't ibang techniques pagdating sa pag-drawing at pagdating sa pag-re-render. Yan. So, yun. Aralin nyo lang ng aralin ng aralin ng aralin. Kasi lahat ng bagay inaaral yan. Wala tayong minabanali di dapat. Kailangan step by step, makikita mo yung progress ng talent na yun. Pwede yung maging benefit nyo sa'yo sa pagpasok ng architecture. Next question, kailangan po ba magaling sa math? Hindi din po kailangan magaling sa math. Meron naman po tayong mga basic maths na i-discuss sa college. So, ito na yung mga math na sabi, hindi na kukunin kasi matitake mo na siya sa senior high school. Actually, hindi ko nga alam yung purpose ng K-12 kasi diba sabi nila mababawasan yung loads mo sa college. Pero ngayon, hindi naman nabawasan. Actually, nag-repeat lang yung math namin. Calculus, pre-calculus, geometry, statics and probability, mga basic math, yan. Sa statics of rigid bodies, mostly physics, yung mga yun lang, force times distance, ganun lang yung computation. Mukha siyang mahirap kung titingnan mo kasi syempre college at mo siya. Parang college something na itsura niya. Pero kung aralin nyo at maiintindihan at magaling magturo yung prof na madali niya mai-elaborate yung discussion, is talaga magigets ninyo agad yung discussion. Tingin ko, it takes time, it takes sa process na yun kung paano natin aaralin yung math. Yan. So next naman na question is regard sa time management. Okay, so time management po, depende din po yan sa atin kung ano yung mga workloads na ginagawa natin sa bahay. Or kung nagtatrabaho ka man, no? Pero ang ina-advise ko lagi for time management is kailangan mong malaman kung ano yung time span mo sa bawat ginagawa mo sa bahay or sa work mo. Then, kasi doon, mamomonitor mo yung bilis mo. Yung bilis mo ng paggawa at bagal ng paggawa mo sa isang trabaho. So, ganun ginagawa ko. And then, after nun, kapag na-monitor mo na, doon mo na siya i-segregate. No? Doon mo na ilalapag yung kailangan ganito yung time mo mag-aral, ganito yung time mo mag-ano sa bahay, ganito yung time mo sa trabaho, ganun. Then, yung iba naman, ang ginagawa ay meron silang mga priority list, tsaka yung hindi naman kailangan. So, ako ganun din ginagawa ko na kahit meron akong schedule na sinusunod,
ay ang ginagawa ko pa rin is inuuna ko yung mga plates, assignment. So before the deadline, 5 to 2 days ng deadline, kailangan tapos ko na yung assignment. Kailangan wala na akong isipin. Kasi kapag mas maaga mo natatapos yung mga gawain mo, mga projects mo, mga plates mo, mga discussions din mo, is mas magkakaroon ka pa ng time to learn more, to explore more all about architecture. Makinig ka ng mga podcasts, makinig ka sa mga TED Talks, mga ganun. Kumuha ka ng mga inspirasyon sa mga architecture students, higher year, sa mga Facebook page, ganun. Yun yung ginagawa ko. And minsan naman, kapag medyo nakagawa na ako ng mga reviewer, na-line up ko rin mga lessons, kasi kailangan ko ma-print lahat ng reviewer ko before the 1 week before the exam, para at least ready ako na anytime may reviewer ako. Yan, kapag may time ako, magre-review ako. And then, syempre, may time din ako para sa sarili ko, nagsi-COD ako, gagano kami ng mga kapatid ko, kasi yung mga klase ko, ganun yung free time namin. Then, ganun lang yung cycle. Basta kailangan mo muna tapusin lahat ng plates, kailangan ng discussion mo. Ayan. So, minsan din, ang tanong is, ano ba yung panlaban sa puyat? Actually, sa akin kasi, hindi na effective yung kape. Wala nang effective yung kape. Kapag nagkakape ako, mas more na inaantok ako. So, ang ginagawa ko, pag may free ako ng gabi, bawa, 9 to 12, mahaba yung free ko. Gagawin ko nung maglaro na ako. Kasi ang ano ko din doon is ayokong maistorbo kapag gumagawa ako. So mahaba pa naman yung time ko. Actually, ginagawa ko minsan yung activities ko 3 days before the deadline, 4 days before the deadline. Pero ako noon, so after ko pag uwi ko galing ng store, doon ko ginagawa yung projects o assignments ko. Kasi time na yun, tulog na sila, wala nang iistorbo sa akin, wala na akong gagawin. So mas focus ka dun sa ginagawa mo. Mas the more na nagpo-focus ka sa ginagawa mo, the more na mas seryoso yung ginagawa mo at talagang walang distraction na maibibigay sa'yo. So, ganun yung minsan na nagagawa ko kapag Pero management pa rin talaga sa time. Kailangan matapos before the deadline. Wag na wag kang magpo-procrastinate. Except kung binigyan kayo ng gawain ng prof ninyo 2 days or 1 day before the deadline. Nun. Kasi talaga yun, kailangan mo talaga madaliin yun kasi may mga ganong professor na hindi naman natin syempre masisisi, trabaho din nila yun. And ganun na lang, talagang time management at tamang pag-priority sa mga schoolworks natin na kailangan matapos. Yan! So yun ang lahat guys na napansin ko mga questions sa ating mga architecture group, Facebook group. At kung meron ka pang question, can you drop it on the comment section dito sa YouTube or magpupusin ito ng format sa Facebook and Instagram, you can comment there. Pati na din sa Twitter, ilagay ko na din dun. So, I think that's all. Thank you for watching for this video and hope you like, share, and subscribe to my YouTube channel, Bongga Saklan TV, and also click the notification bell para maging updated kayo sa ating mga susunod na video. Ulitin ko, this is your Kuya Bon at mag-iiwan ng katagang walang madali sa buhay, lahat pinaghihirapan at pinagpupuyatan. Kung mahal mo at masaya ka sa ginagawa mo, ay sure na magkaw ay magtatagumpay. So that's all guys. So thank you for watching and hope you na-motivate kayo, na-inspire kayo at sa mga future RE students natin dyan na senior high, good luck and best wishes at yun, nandito lang yung mga puyas and atis ninyo na RE student na to help you, especially this time of pandemic. Maraming na nahihirapan, so tulong-tulong na lang din talaga tayo. So bye guys, so see you on my next vlog.